Inaasahan ng pamahalaan na bibilis ang proseso ng vaccination kontra COVID-19 sa susunod na buwan. Ayon kay Vaccine SAR at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez, inaasahang makapagbabakuna ng kalahati hanggang 1 milyon kada linggo sa susunod na buwan. So ang targeted vaccination po natin by April and May, hinahabol po namin na magkaroon po tayo ng 500,000 to 1 million per week. Sa ngayon po, medyo mabagal po tayo dahil kasi po ang ating binapakunahan ay mga healthcare workers at talagang ginagawa po natin, pinipis po natin talaga dahil kasi iniingatan po natin na may mabakante ang mga hospital lalo na po ngayon na umaangat po ang ating mga kaso. Nasa 2.379 million doses ng bakuna ang inaasang dumating ngayong buwan ng Marso, kabilang na ang donated 400,000 doses ng Sinovac vaccines na darating sa March 24, procured 1 million doses ng Sinovac vaccines na darating naman sa March 29 at ready for deployment na rin sa Pilipinas ang 979,200 doses ng AstraZeneca vaccines mula sa COVAX facility. Ipinanukala naman ng opisyal ang pagkakaroon ng simultaneous vaccination oras na dumating na ang maraming supply ng bakuna. Inaasahan ng opisyal ang steady na pagdating ng bulto ng supply ng COVID-19 vaccine simula sa Mayo. Mas mapapaigting naman ang mass inoculation sa Hunyo at Hulyo. Dapat po talaga simultaneous. Simultaneous po natin ginagawa. We are targeting A1 to A3 and A4 at the same time. So the government, national government, and the LGU may target at the same time yung A1 to A3 while the private sector can do also their inoculation with the supervision of DOH and the LGU targeting the A4. Ibig sabihin yung mga frontliners and economic frontliners. Idinitali naman ni Vaccine SAR Galvez ang status ng COVID-19 vaccine doses supply na inaasahang ma-secure ng bansa sa 7 vaccine manufacturers. May completed agreements na ang pamahalaan sa Sinovac, AstraZeneca, Moderna at Novavax, samantalang pipirmahan pa lang ang kasunduan sa Johnson & Johnson ngayong Linggo. Ongoing naman ang negotiations sa Pfizer at wala pang term sheet sa ngayon. Samantala, iginiit naman ni Secretary Galvez na hindi makakabili ng COVID-19 vaccines ang mga pribadong sektor nang walang partisipasyon ng national government sa mga transaksyon. Ito ay dahil emergency use authorization pa lang mayroon ang mga COVID-19 vaccine at hindi authorized for commercial use. Ibig sabihin, shoulder ng pamahalaan ang indemnification sakaling makaranas ng adverse effects sa paggamit ng bakuna. Rosa Licoz, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.